Hello mga Nightcross fans! In today's video, I'm going to share my top 10 tips and tricks para sa mga beginner, mga F2P hampas lupa na mag-start palang laruin tong game na to para mas maging smooth yung initial character progression nyo, di ba? Para hindi kayo patalon ng talon ng ano, mga server. Kasi puro kalokohan yung mga pinaggagawa mo eh. Puro kabugukan eh. Yan tuloy, talon ka ng talon ng server. So sa ngayon, level 36 na ako. With ilan na ba ko? Combat power ko, no? Almost 35,000 na yung aking combat power. And share ko lang yung mga tips ko, okay, playing this game on the first few days. Para hindi kayo mawala, okay? So, number one tip, of course, is yung sinabi ko rin on my previous video. Focus lang ngayon sa main quest all the way, which is sa ngayon. Nasa ano na ako, chapter 18. So, medyo natigil muna ako dito, pero later on, babalikan ko ulit siya. So, bakit main quest? Kasi dito pinakamabilis magpa-level up talaga. Diba? Ayan o, tataas ng mga binibigay niya na experience. Di lang experience, pati gold. And hindi lang gold experience, pati yung ano mo, F2P Hampas Lupa Starter Pack. Ayan, yung makulay green na items. Diyan mo din sila lahat makukuha. Kaya dapat puro main quest yung gawin mo. And yung main quest niya kasi puro grinding eh. Therefore, dahil puro grinding siya, dapat magpo-focus ka on ano, magipag-party, di ba, sa ibang player. So, kumbaga, i-click mo lang lagi sila and hanap ka ng hanap lagi ng party tulad nito. Okay? Eh, yung iba kasi dito, mga bugok eh. Hindi nila alam yung settings eh. So, may settings dito, guys. Para kunyari, kapag naka-AFK ka and kapag, ano, ipinarty ka ng isang player, eh, mag-auto-join ka, di ba? Kasi nga, itong larong to, mostly pang-grinding to eh. So, all the time, majority AFK ka dito eh. So, pag pumunta ka sa settings, okay? Just dito, settings, meron ditong ano. Ayan, yung sa convenience. And i-on nyo, eto, party invitation request on. Yung auto-approve din, i-on nyo yan, okay? Para pag kunyari, ikaw yung party leader and may nag-click sa'yo, gusto niyang sumali, mag-join agad sila, di ba? Request to join party on, auto-approve request to join party on, di ba? So, kailangan mong mag-party dito para mas mabilis matapos yung mga main quest mo. Especially kung mahirap na quest na tulad nito. Sa may chapter 18 na quest. Medyo makukunat na yung mga monster dyan eh. And actually, nakmimiss nga ako eh. Paminsan-minsan. Or actually, madalas sa ibang mob. Pero, kung may kaparty ka, di ba? Madali lang yan, di ba? Lalo nung yung kaparty mo, mga spender. Okay? And kung wala kang kaparty, sumausaw ka na lang kasi once na nakahit ka sa monster, ganun din eh, di ba? Makukuha mo na rin yung bilang ng monster na yon, okay? Basta nakahit ka on that particular monster. So, yun yung gawin nyo, main quest all the way. So, number 2 na tip ko is kailangan mong i-utilize yung gold shop, di ba? Kasi yan yung Hampas Lupa shop, di ba? Yan yung shop ng mga F2P. Pero syempre, kailangan mo muna ng madaming gold. Kaya nga, puro main quest lang yung gagawin mo eh. Okay? Para makakubra ka ng madaming gold. And once na meron ka ng madaming gold, di ba, pwede ka nang pumunta sa shop, which is eto ata. Ayan, okay? Gold shop. And bilhin mo to, okay? Yung mga weapon enhancement. Hindi ko pala nabibili. Ayan, bibilhin ko yan. Okay? Pati eto, bibilhin ko to. Ngayon, tong dalawa dito sa baba, okay, hindi ko pa siya bibilhin ngayon, pero in the future, bibilhin ko din yan. Kasi dito ko makuha yung mga kulay blue, okay, pero swertehan lang. And actually, kailangan mo ng madaming enhancement, kasi later on, magagamit mo yan sa collection, di ba, ng gear. Kasi may mga collection ng gear na kailangan meron silang enhancement level, okay. Kaya pwede kang mag-ipon ngayon ng mga ganito. So, ang importante dito sa itong dalawa dito, weapon, armor, tsaka ito, di ba, yung forest of training, pang-recharge.
para tumaas pa or mas mabilis ka rin magpapalevel kapag binibili mo to everyday eh. Di ba? Kasi madalagdagan ka ng 30 minutes of grinding time dito sa San Bayon Dungeon. Yan sa ano kung saan. May experience dito eh sa Irleta Temple na yan. Okay? And bukod doon, ito rin yung sa may summon. Ayan, bilhin mo din lahat to kasi importante yan. Di ba? Kailangan mo yan para mag-improve yung ano mo. Ito, yung mount. Ito, yung mount mo dito. And later on, kapag may mga duplicates ka na, pwede kang mag-combine para may lumabas na ano. Kunyari, hindi mo pa nakuha yung mount na yon. Pag lumabas siya, di ba? Unti-unti, lumalakas ka nun. The same goes with weapon style, okay? Para makolekta mo tong manan dito, and kapag ano, may duplicate ka, combine mo lang, and habang nakakolekta ka, syempre, nandiyan na yung mga ano, additional stats, di ba? Mas madami ang nakakolekta, mas madaming stats. And number 3 na tip is, yung nakakalimutan ng madaming player, yung bumili ng skill. Shit na yan. Gre-reklamo, wala daw silang skill. Hindi kasi bumibili. So, nabibili mga skill dito. Yung iba, binibigay sa ano main quest. Pero, karamihan, binibili sila. Which is, mabibili mo sila sa mga town. Kunyari, dito. Punta ka dito. Then, teleport. Okay? So, pupunta ka ngayon sa ano. Ayan, yung skill na merchant. Okay? Pwede rin sa beginner muna. Okay? Pero actually, sa beginner, nabili ko na lahat eh. So, sasabihin niya naman eh. Ayan o. Oh, already learned. Ayan. So, lahat ng nasa beginner, nabili ko na or nakuha ko na. So, kapag wala ka pang ganito, already learned, bilhin mo na yan. And after that, punta ka sa skill dito. Kasi dito yung mga medyo active skill na to eh. Kunyari, eto, hindi ko pala to nabili. Kakasabi ko lang eh. Ayan. Bilhin ko na siya. Para magamit ko na, okay? So, nandito na siya and i-use ko lang siya. Uy, di ba? So, nag-improve na ngayon yung aking battle stance, okay? And bukod doon, syempre, bilhin mo na rin lahat ng kaya mong bilhin. Which is, eto, shield block. Bili ko na siyang bilhin, pero actually, inuna ko yung mga ano, active skill, di ba? Yung mga pangbawas ko muna. Kasi nga, puro grinding to eh. Later on, bibilin ko rin to, pero mag-ipon muna ako ng mga gold. Kasi biglang mabigla yung gold ko eh. Bigla ko palang pambili sa gold shop. So, lahat ng ano, pangbawas mo na skill, I think, unahin mo na yung mga yun na bilhin. Okay? And yung iba ditong mamahal, oh. Visit na yun, lalo na to, makulay blue. Ito yung mga pag-iipunan mo na next. Visit na yan. Tulad ko, kailangan ko to eh, itong binding shackle na to. 9 million na gold. Visit na yan. Pero, madali lang yan. Mabibili mo rin yan. Madali lang magpa-gold dito. Basta, nagde-dailies ka lang. Okay? And after mong mabili yung mask skill and ginamit mo na sila, ide-deploy mo yan. Siyempre, yung iba kasi gre-reklamo. Hindi naman na-deploy yung skill nila eh. So, i-click mo lang itong checkmark dito and then, po-position mo lang itong mga to. Okay? Which is, kunyari, ito. Gusto ko dito. Diba? And putik na yan. Ito, dito, di ba? Ganyan lang yun eh. And then, idadrag down mo lang to pababa para mag-auto siya, okay? Number 4 na tip is mag-enhance ka ng iyong mga items, di ba? Yung mga equipments mo para hindi ka iyak kapag gumagawa ka ng main quest. Di ba, iyak agad eh. Ba't hindi ko matalo to? Walang dodge. Eh, tanga-tanga. Eh, buka kasi eh. walang improvement yung gamit mo eh. So mag-main quest ka, bibigyan ka nyo ng mga kulay green na items. And once na nakuha mo ng mga kulay green na items mo, pwede mo na yung i-enhance pa unti-unti. Diba? Or actually, naka-max enhance na tong mga green items ko. Kapag pinitik ko pa to, may chance na sila na ano, mapasag. So kapag weapon, plus 7 yung safe ano nila enhancement. Kapag mga armor, plus 5. Itong isa, hindi ko pa ito ina-enhance kasi inantay ko pa na ano, magawa ko yung main quest kung saan bibigyan niya ako ng kulay green na ganito. Okay? Which is, paano ba mag-enhance? Di ba? Kung nagiginig ka or nanonood ng tutorial,
click mo lang to, ayan o, yung sword icon. And enhance mo lang ng ganyan. Uy, bawal, okay? So, plus 7 muna. Pero pag may duplicate na ako na kulay green, pwede ko yung ano, yung plus 8, di ba? Kasi kapag nabasag yon, at least, meron pa rin akong plus 7. Number 5 na tip ko is mag-focus muna kayo on DPS na mga stats, mga pangbawas. So, paano yon? So, sa game na to, may tinatawag na ano, saan na ba yon? Ito yung creed kung saan parang didistribute mo yung stat mo. So ako, kahit pang-tank talaga yung character ko dahil puro grinding tong larong to, eh nagpo-focus muna ako on strength. Diba? Kasi melee ako eh. So kailangan ko yung melee damage at yung melee accuracy. Diba? Para hindi ka mag-miss. So depende sa class mo kung ano yun dito yung pangbawas mo. Kunyari, sa kang range. Ayan o, range damage. Range accuracy, kunyari, sa kang ano, magic type, eto naman, intelligence. So, suggestion ko lang is mag-pure damage ka muna kasi later on, pwede mo naman itong i-reset eh. Kunyari, ang plano ko, mag-pure damage muna ako hanggang sa maabot ko yung ano, yung level 55 kung saan makukuha ko na yung aking ano, third promotion, di ba? So, once na mayroon na akong ano, third promotion, I think, pwede na akong ano, mag-tank build. Okay? Kasi sa una talagang paunahan mo na to mag-grind. And etong creed na to, di ba? Boost mo lahat sa pang-DPS mo. And later on, pwede mo itong i-reset. Ayan o. Oh. Holy water lang pala eh. Eh, nabibili lang to eh. Ayan o, oh, 100,000. Di ba? Pero, parang ano to ah. Isang base mo lang ato ito mabibili. Ewan ko ah. Wala siyang sinabi na ano eh. Hindi, tingin ko magre-reset to siguro baka every month. Feeling ko lang, okay? Bukod sa creed, dito rin sa infuse, ayan o, di ba? Kunin mo yung ano, ganyan, mga PvE damage bonus. Anything na related sa ano, mga damage, yun dapat muna yung kukunin mo. Let's say, ma-unlock ko tong ano, number 2 na to. Ayan, skill damage ulit yung kukunin ko dyan, okay? Yan yung mga dual damage, things like that. And tong number 3 na to, wish it na to, walang pan-damage ha. Ayan yung dual damage ulit. Weapon damage, yan yung mga ganyan. Puro ganyan yung kukunin ko muna. Pang-farm lang, pang-grinding. And then, pwede ka rin kumuha dito sa collection. Diba? Kasi sa collection dito, ayan o, mga... pwede mo tong i-filter eh. And then basic damage, weapon damage, lahat ng ano, ayan PvE damage bonus. And ayan, so ayan PvE dual damage. Ano ba ba? So yung crit kahit hindi muna, basta lahat ng pang damage, okay? And ayan, pwede mo nang huntingin to. Kunyari wala kang ginagawa, pwede mong tsakain to, huntingin isa-isa, di ba? Para tumas lang yung damage output mo during grinding, okay? And pati rin pala sa mount, okay? Yung mount ko ngayon, ayan o, basic damage 2. So, may iba kong mount dito, pero hindi niya ako bibigyan ng damage. Kaya, ang kinuha ko is yung bibigyan niya ako ng damage. Jeez, putik na to ha. Parang mali yung naset ko ha. Ay, tama, ayan, naka-equip. Okay, ayan lang, di ba? Number 6 na tip is of course gawin nyo lagi guys yung ano dailies nyo, which is ang dailies neto is grinding. Ang magandang unahin sa grinding is yung mga nasa dungeon, which is ito Land of Prosperity, which is makuha dito ng Morion tsaka gold. Okay, nandyan din yung forest training. Okay, kung saan nandito yung ano mga pangcraft to eh. Okay, na items. And then, nandyan din yung ano, ito, Sankona Ruins, pang experience. And meron din ganito, proficiency boost. Importante din pala yan, okay? And ito rin. And ito, hindi to dailies, pero weeklies to. Diba? Ikaw na bala mag-schedule kung kailan mo siya i-grind. The same thing with itong special. Ngayon, for every dungeon, tingnan nyo, may iba't ibang level. So, I think, kapag umangat ka ng level dito, mas mataas yung chance na makuha mo tong mga to. Di ba? Kaya importante yung ano eh. Binibilisan mo talaga magpa-level para makausad ka agad sa mas mataas na level.
And because of that, I think mas magiging matas yung chance na makuha mo tong mga to, di ba? So yung mga naghahangad ng ano, gawin nila tong ano play turn pagkakitaan, mahirapan kayo kung tamad kayo sa una. Kasi I can guarantee you, yung mga mabibilis na drop ng mga ganito, nasa matas na level yan, nilagay nila yan dyan. Para hindi gawa ng gawa ng madaming account yung mga player, para yung iba tama rin nakagad sila and hindi na sila makakarating sa higher level ng mga dungeons na to. Kung saan, nandyan yung supposed to be pang play turn nila, okay? And bukod sa dungeon, syempre, you have your dailies, di ba? Lahat ng malapit sa level mo, yun lang yung tatapusin mo dito eh. Kunyari ako, hanggang ano lang, 34, kasi yung iba dito, 47, 49, wala, mahirap na yan. 39, wala, makunat na mga monster dyan. And then yung iba, nandito sa ano, Forest of Training, yung dalawang 30 dito. So technically sa unang week ng laro, mahirapan kang tapusin ito, 17 over 30. Unless isa kang pay to win and etong mga high level na to, pwede mo yung i-request para pag nakita yan ng ano, mga hampas lupa. Uy, di ba may nag-request diamond. Pwede nilang kunin yan and paalanin sila kung paano nila tsatsagain yun, okay? So kumbaga ganun lang yung magiging daily routines mo dito sa larong to, di ba? Regular dungeons, pwede kang bumarat ng special dungeon kung trip mo, and then saka ka mag dailies, di ba? Which is yung dailies, madali na lang yan, di ba? And all of these things puro AFK yan, okay? Number 7 na tip is gawin mo na yung mga side quest mo, which is yun yung ginagawa ko ngayon kasi medyo na-stuck up ako sa aking main quest. Pero mamaya babalikan ko yan, baka madami nang malalakas, pwede na akong sumausaw doon and mabilis ko na lang din yung matatapos. Pero kung na-stack up ka, pwede mong gawin yung mga side quest. Kasi yung mga side quest, may experience din sila and may gold din na ibibigay. May binibigay pang ganito kung saan makakuha ka ng ano, experience gain, di ba? For 30 minutes, pwede mo yung isabay sa mga daily dungeons mo, di ba? Yung pang-experience na dungeon kanina. Okay, so lahat ng to, tatapusin ko ngayon to, okay? Na kapag nakuha mo tong mga ganito, okay, pwede mo ngayon tong isabay dito sa ano, dungeon. Eto, yung Sangkona Ruins, di ba? Pwede rin dito sa ano, temple na to kasi I think matas din yung experience dito eh. Number 8 na tip is gawin mo yung mga ano, event quest. Kasi malami ding ano, items or yeah, mga gagamit mo sa character progression mo na binibigay. So meron dito sa taas, eto pag pinindot mo to, ayan may mga event dito, okay? So kapag natatapos mo yung mga missions na to, di ba? Na-unlock mo yung iba dito, okay? Na pang-progress mo yan, mostly mga ano to eh. Mga mount tsaka weapon style, di ba? Yung mga nire-reward nila. And bukod dito, meron din dito. Ito, pag-clinic mo tong parang ano, gift box na to. Ayan, di ba? Pwede mo rin tignan yung mga nandito and tapusin mo yung mga requirement. And kapag binigyan ka ng ano, madaming mga gantong items, di ba? Magkahit mo ngayon yan, pang-upgrade ng character mo, which mostly ito yung mga binibigay nila, yung mga mount, kaya madami na akong na-unlock na mount eh, di ba? So 20 over 21 na yung common ko, 9 over 20 yung uncommon, and then yung aking weapon style, 30 over 40 na yung aking common, 6 over 40 yung uncommon, okay? Number 9 tip for beginners is kapag wala ka nang magawa, di ba? Kunyari, tapos mo na lahat ng side quest mo, main quest, blah blah blah. Pwede ka nang bumanat ng ano, monster collection, or actually kapag ano, gusto mong mag-overnight AFK, pwede mo silang iwan dito eh. And tulad ng sinabi ko kanina, ang una mong gagawin or ang una mong gustong i-achieve yung mga pangbawas, which is i-filter mo lang sino-sino yung mga yon. Actually, sama mo na yung accuracy, di ba? Parang masyadong mahalaga yung accuracy eh. Nagmi-miss ako eh sa mga malatas yung level na, no? Monster.
So, yung mga ganyan, lahat ng pambawas yung accuracy, and yan, isa-isayin mong i-hunting yan. Guro yung overnight mo, something like that, di ba? And kapag clinic mo yan, andyan naman yung mga monster eh. And kapag clinic mo to, ayun oh, sabi niya kung saan siya na, ano, saan mo sila hahuntingin, okay? And last but not the least is, kahit wala ka nang magawa, mag-grind ka pa din, di ba? Grind pa more, grind ka lang ng grind kasi ganun yung larong to. Kasi kapag grind ka ng grind, eh umahangat yung ano mo, eto, yung weapon proficiency mo. Eh kapag umaangat yan, ay ano, lagdan ka ng mga additional stats. Diba? Hanggang ilan ba to? Grabe! Grabe kag level 60? Walang yung ano yan, proficiency yan. So, grind ka lang ng grind. And then, yung isang event kanina or dungeon, which is, saan na ba yun? Eto, yung Sanko na ruins dito yung pambatas ng ano, proficiency ng ano, mas medyo mas mabilis. Okay? And, ayun lang guys. Those are the top 10 tips and tricks for beginners para mas maging smooth yung ano, starting nyo. Okay? Para hindi kayo mapag-iwanan and syempre para tuloy-tuloy yung character progression nyo. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.